asa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikwem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniaho nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at si Jose'y dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang Salita ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain, subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw, pati leeg niya'y pinagkwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng uba sa kanyang bukid, at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, "Ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon?" Sumagot sila,
lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang mga batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po mga ginigilaw namin taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa unang Biyernes sa buwan ng Marso. Ngunit tayo po ay nasa ikalawang linggo na sa panahon ng Kwaresma. Huwag natin kalilimutan, ang bawat Biyernes sa panahon ng Kwaresma ay panahon na tinatawag nating abstinence. Tayo ay nagbabawas ng pagkain, lalo na sa pagkain ng karne, ng baboy. Pero huwag natin kalilimutan na ang pagbabawas natin ngayong Kwaresma hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa bulaklak, hindi lamang sa kanta na wala ng aleluya at gloria, pero higit sa lahat tayo ay nagbabawas saan? Sa ating mga maling ugali, sa ating mga masamang gawain. Yun ang pinakamagandang pagbabawas na magagawa natin. Pero tandaan po natin, kagaya ng pagbabawas ng timbang, di ba? Masarap kumilos. Kagaya ng ating sinapit na, wow, niloloko po ako ng aking mga kaibigan. Father, parang lumiit ka, pero mas gusto ko yung parang gumaan ako. Imbis na tayo ay natutuwa sa ating pagliit, siguro mas masarap yung pakiramdam na gumaan. At ganun po ang sinasapit ng mga taong nagbabawas ng timbang at gumagaan, masarap sa pakiramdam. Madaling kumilos, masarap kumilos. At ganoon din po mga kapatid, ang pagbabawas natin sa ating mga kasalanan ay siyang pakiramdam na magaan. Di ba? Masarap ang pakiramdam magaan sa kalooban kapag nagbawas tayo ng kaaway, pag nagbawas tayo ng inggit, pag nagbawas tayo ng sama ng loob, magaan sa pakiramdam. At mga kapatid, ito ang nakakalungkot sa mga pagbasa natin ngayon. At tingnan natin kung tayo ay isa sa mga taong tinutukoy ng ating Panginoon sa araw na ito. Sa unang pagbasa, narinig natin ang sikat na kwento ng magkakapatid na Jose at ng kanyang iba pang mga kapatid na sila ay nainggit. Sila ay nagdamdam sa kanilang ama na pakiramdam nila mas mahal si Jose ng kanilang ama. Naginawan pa ito ng magandang balabal. At mga kapatid, ano ang naghari sa kanila? Inggit na nauwi sa galit, na nauwi sa balak na pagpatay sa kanilang kapatid. Kaya nga, walang maidudulot na mabuti ang inggit. Ang taong nabubuhay sa inggit, ang buhay, hindi lamang ang mukha niya, ay kay pangit-pangit. Kaya tingnan po ninyo yung mga taong, mga aninaga mo naman sa mukha nila yan. Kapag hindi sila payapa sa kanilang buhay, hindi namang walang kakontentuhan, walang kapayapaan sa buhay. Sapagkat na nagahari ay inggit na nauuwi sa galit, na kumisa nauuwi sa pagpatay, pagsira ng buhay ng iba. Kaya minsan tatanungin natin eh, pag may taong lumalapit sa iyo lagi at kwento ng kamalian ng iba, kwento ng kapintasan ng iba, tanungin mo ang sarili mo, tayo ba ay nakinging kaisa na sa paninira niya sa buhay ng iba? At yung naramdaman ng mga magkakapatid, para sa kanila, hindi sila karapat-dapat o hindi karapat-dapat si Jose. Bakit siya ang mahal? Bakit siya ang paborito? At ito po ay nauwi na rin na matutukoy natin sa ating ebanghelyo ngayon, kung saan ikinuwento ni Kristo ang isang talinghaga tungkol sa isang mayamang may-ari ng ubasan na umalis at ipinagkatiwala niya sa kanyang mga kasama ang kanyang lupain. At nang siya'y bumalik na at kukunin na niya ang kanyang parte,
Anong ginawa ngayon ng mga kasama na tinulungan niya at pinagkatiwalaan niya? Pinabugbog ang kanyang mga taunghan. May mga pinatay na kanyang taunghan. At sa huli, anong ginawa sa kanya nag-iisang anak na ang kanyang pag-iisip, siguro naman igagalang nila ang aking anak. Ngunit, anong ginawa nila? Anong naisip nila? Ito ang tagapagmana. Patayin natin. Bakit sa kanya mapupunta? Di po ba minsan sa buhay natin, nakakaramdam tayo ng ganun? Alam niyo po, ngayong Kwaresma, iniimbitahan po tayong tignan ang ating mga pagkakamali, pagkukulang. Sabi ko nga kanina, ano ba yung mga dapat nating bawasan sa ugali na mali at masama sa atin? Ano ba yung mga dapat nating tanggalin na nang gumaan-gaan naman ang ating buhay? Pero mga kapatid, na, sa araw na ito, hindi lamang po yung tinatanong natin na ano ba yung mga mali sa akin? Para bang I feel so small, I feel so down, I feel so unworthy. Parang ngayong Kwaresma, naiisip natin, dahil sa mga pagkakamali natin at pagkakasala natin at sa laki ng awa at kabutihan ng Diyos, parang hindi tayo karapat-dapat. Hindi po ba? May mga pagkakataon sa buhay natin na parang feeling natin, hindi ako karapat-dapat. No, naalala ko po yung leader namin sa parokya dati, na pagkatapos siyang mapili na maging leader, kasi po, first time niyang magiging leader sa kanilang community. At hindi po siya miyembro ng kahit na anumang organisasyon. Siya ay napili. Nagbigay ako ng orientation hanggang sa sabi ko, meron bang tanong sa inyo? Sabi niya, Father, o ano po yung sister? Father, wag na lang kaya ako. Parang hindi ako bagay dito. Parang hindi ako karapat-dapat. I'm not worthy. Biniro ko, sister, ang arte-arte mo naman, may pa-worthy-worthy ka pa. Sino ba ang worthy sa atin? Sino bang karapat-dapat sa atin? Ang gusto ko lang pong ipunto sa kanya, sister, huwag ka mag-alala. Hindi naman perpekto ang mga tinawag ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat. May dahilan at higit sa lahat, may paraan ng Diyos para magawa natin ang anumang ipinagkakatiwala niya sa atin. Mahalaga, alam mo na kaya ikaw ang pinili dyan, hindi lang dahil sa magaling ka o hindi dahil lalo na mas karapat-dapat ka kaysa sa iba. For all we know, meron naman talagang mas karapat-dapat. Pero itong makakalungkot minsan, yung pong pakiramdam na hindi tayo karapat-dapat, na hindi tayo bagay, minsan, o mas madalas, nakikita natin yun sa ibang tao. Bakit siya ang nandun? Ba't hindi ako? Bakit siya ang napili? Ba't hindi ako? Bakit silang umaasenso? Ba't hindi kami? Bakit silang nakakaangat sa buhay? Bakit hindi kami? Bakit sila? Naalala ko po, di ba? Meron tayong tinatawag na quality control. Meron po kaming isang, meron akong kaibigan na may-ari ng isang bakery na nagdo-donate siya ng mga tinapay. Sabi ko, hindi ba nalulugi? Hindi, Father. Kasi ito yung mga tinitignan namin na parang hindi na bagay ibenta. Kasi kulang sa sukat, kulang sa timbang. At kumisan tayo, ang mata natin parang quality control sa ibang tao. Na para bang tinitignan mo sila lagi dahil hindi sila bagay doon? Hindi bagay ang sukat nila, hindi bagay ang suot nila, hindi bagay ang kaya nila, hindi bagay ang daladala nila, hindi bagay ang itsura nila. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, itong imbitasyon sa atin ng Panginoon, bawas-bawasan natin ang mga mapang mata nating ugali, ang mga mata nating nangmamaliit at naninino ng iba. Huwag nating hayaan sirain tayo ng inggit. Huwag nating hayaang sirain tayo ng galit. Bigyan natin ng pagkakataon ng iba na maipakita rin nila at mapatunayan nila na kagaya natin, hindi man sila karapat-dapat, sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Mga kapatid, ngayong Kwaresma, ako po tuwing Biyernes, kaya nataon na sa Kwaresma, ako po ang inyong laging makikita dahil ang Biyernes ay araw ng pagbabawas.
ko, ako man po ay natutuwa at nabawasan ng guhit ng aking timbang. Sana lahat tayo magsikap, magbawas hindi lang ng guhit sa timbangan, kundi ng mali sa ating ugali, ng masama sa ating gawain. Para pagkatapos ng Kwaresma, sana lahat tayo makaramdam hindi lang ng pagliit ng bewang, kundi higit sa lahat ng paggaan ng ating kalooban. Bawasan ang inggit at sikapin nating mabuhay muli tayo ng mabuti at nagpapakabait. Amen. Through His love.